Ito, plano natin, gusto natin magkaroon ng mga ganitong bagay, kailangan natin i-push ito,
kailangan natin gawin ito. Alam mo yun, para sa, for better, ano, life, para din sa future, ganyan. So, dyan na pag-uusapan yan sa pag-open ng taon. Paano ba kayo mag-iipon? Paano ba kayo magtitipid? Paano ba kayo, ganun na ang usapan at ang takbo ng ano namin ngayon. Dahil, syempre, ganun ang life, kailangan talaga. Kasi, naniniwala din ako na ano rin, na kapag hindi mo pinursu sa sarili mo na magtitip ka at magtabi ka para sa, alam mo yun, savings, magkaroon ka ng pagkakakitaan kahit maliit, hindi mangyayari kasi hanggang hindi mo pinaplano, hindi mo pinag-usapan, hindi magagawa, di ba? Kasi bago mo umpisahan yan, kailangan planuhin mo muna. Mahirap eh, mahirap talaga eh. So, yun ang palagay ko na nagbago ngayon sa akin kasi may ganun ang usapan. Kasi dati more on ang usapan is, ano bang plano namin magkakapatid? Ano bang plano namin ng mama ko? Ganyan. Ngayon iba naman. Dito naman ako sa side na plano naman namin ng asawa ko na. Diba? So yun lang. Yun lang ang makabago na napansin ko na kung paano ko binuksan ng taon na to. Medyo hindi okay gawa ng sakit-sakit ganyan. Pero ang mahalaga nun, after ng mga sakit-sakit na yan, bumabago tayo dun sa lost times na yung bagong taon. Ikaw, ready na ba you? Ano? Sa akin siguro una is let go. I-let go mo yung... I-let go yung... I-let... I-let... Ayaw pa niya i-let go. Ayaw pa niya. Ayaw niya i-let go. Kasi let go na ang utal, di ba? Oo, ayaw niya i-let go. Ano yan? I-let go. I-let go mo. Yung ano, mga bagay na nagbigay ng burden sa'yo last year, ipambara sa libro, isarada mo na. I-close mo na. Huwag mo nang dalhin sa bagong taon. Kumbaga, lesson learned mo yan. New Year. Yung ano ba hindi mo ano sa dulo ng dila basta, let it go yun. Let it go Elsa naman pala Elsa no naman tapos pangalawa is ano reinvent yourself more about ano eh more about me si Ate Gay oo naman kasi natutunan sa talaga na kailangan ano talaga yung mga sarili ninyo ay di mo pag-usapan natin yun alagaan ng sarili hindi naman totally na i-reinvent mo yung sarili. Parang ano lang naman, yung tingin mo na mas makakabuti sa'yo, like, ayun nga, kung paano ka, yung, sabihin na natin yung, healthy living, mga gano'n. Sorry, guys. I'm not shining. Hindi na makakikin mo, shot ba? Hindi, ayun. Hindi na nakakapit tayo. Ano yung tao na to, hindi na tarakapit tayo, tara, shot tayo. So, ayun, magiging ano lang, magiging self-conscious. Tapos, alagaan ng mabuti yung sarili. Kasi lalo yung pandemic yun. Oo nga. Uy, nag-agree kay Abby. Parang isa din yan sa napag-usapan din namin na, syempre, nakikita nyo naman ang mga katawan, di ba? True. Yung mga nag-gain mo last year, sana naman mag-lose mo this year. Yung dalawang kilo na nag-bench sa atin ng holiday. Oo, kasi yung grabe talaga pagkakain mo ng lechon, parang 2 kilo sa ganito. Balikan nyo muna yung mga bagay na nangyari last year. Kung ano ba yung mga nilista mo last year, meron ka bang nagawa? Kasi parang ano yun eh, parang quota mo na kapag hindi mo na-hit, makikere over sa mga kusunod. Oo, oh, diba? Hindi na tatao. So, ay, hindi ko nagawa. Oo, importante na mag-reflect ka muna. Ayan, reflect ang sarili mo sa mga bagay na ginagawa mo. Tapos from there, saka ka na makakagawa ng listahan mo. Ano ba yung kailangan mo? Sabi nga ni Ate Jessie, iba na yung priorities. Ano ba yung kailangan mong priority. So, dito mo pasok yung pangalawa ko na ano kung sabihin, which is, alamin mo kung ano yung nagmamatter talaga sa'yo. Mm. So, say for example, family, yung career mo ba, gusto mong bigyan ng mas matinding focus ngayon kumpara last year. Tapos siguro pangatlo, ano, find your happiness and joy.
No, importante yun, lalo ngayon sa panahon na nandiyan pa rin yung COVID, yung mga bagong variant, yung kung ano-ano mga nagsusulputan, mag-election na, maraming na ilang buwan na lang mag-election na. Parang diba sa mundo na ang gulo-gulo, find your peace, your happiness, your joy. And then all else will follow. And of course, always put God first. Hindi naman natin dapat kalimutan. Si Lord, no? Kasi, minsan kapag pakiramdam mo, lubmuk na lubmuk ka, pagka, alam mo, bumalik ka talaga kay Lord, sobrang grabe yung healing para mo. Hindi sa pagiging, ano kami na plastikada na, ay, oh, Lord, Lord. Eh, totoo talaga yun. Na pagdaanan ng tao. Diba? Oo. Mabuhay na patunay. Totally tested talaga. Totoo. Tsaka alam mo, bago natin i-end yung usapan namin. So, hindi naman namin na-cover lahat. Kasi syempre, iba-iba naman tayo ng pananaw sa life, no? Nasabi namin sa inyo, yung mga bagay na talagang priority namin sa sarili namin. Pero, alam nyo ba na dun sa mga naging pag-uusap namin, itong mga nakaraan, isa sa pinaka nagustuhan ko is yung napag-usapan namin, yung tungkol nga sa pag-aalaga sa sarili. Kasi, na-share ko kala Abby and Ina, sabi ko, parang ang sarap pala alagaan ng sarili na kunyari, katulad ko, na kung kailan ako nagkaroon ng asawa, dun ako nagkaroon ng time para sa sarili na mag-ayos-ayos, mag-ano-ano. Mas ganun din sila na parang inaalagaan nila yung sarili nila na kapag lalabas kami tatlo, ano kami, nag-effort kami na magpaganda, magpapako. Ngayon, may ganun na tayo. Dati kasi parang, dati kasi parang, pagkaligo mo, konting ano lang po, kucho, yun na, di ba? Ay, talagang patagalan kami, nag-aantayan talaga na, alam mo yun. Dito na i-graduate na. Don't feel bad about yourself. Kung feeling nyo, inaano yung sarili nyo na ganun, maging maganda na maging, okay lang yun na maging presentable, maging ano. Kasi kahit na ganito naman ang nangyayari sa atin, siyempre, huwag naman kalimutan ang sarili. Kasi kapag naman nalugmok ang sarili, baliwala din lahat ng plano natin, tama. Ng fresh start natin dito, di ba? Tama yun. So, nagustuhan ko lang talaga yun kaya na-share ko sa inyo. Kasi, doon ka lang masaya ngayon, no? Oo, tsaka biglang out of the blue, big, di ba? Parang, parang ngayon, parang mas nag-aano na tayo, nag-i-invest na tayo sa ganito. Ang nakakatawa kasi, kapag kaya every time na nagkikita-kita kami, nagpapakita kami ng mga bago namin. Bago akong ganito, ano yan? Pwede, ganyan. Bago akong pangkilay. Alam mo yun, ang saya sa feeling. Kasi syempre, after all, mga babae pa rin naman kami, di ba? So, ganun din kayo, mapapabae, mapalalaki. Kung feeling nyo nakakalimutan nyo yung sarili nyo na, ay, ano pala, okay lang pala nalagay. Pabalik kayo na simula. Oo, di ba? Parang ang sarap kasi, nagsisimula yung pag-aalaga sa ibang tao sa pag-aalaga sa sarili. Sabi nga kasi hindi mo naman maibibigay sa iba kung ano yung wala ka. So kung hindi mo kayang mahalin yung sarili mo, walang pagmamahal na mailalabas. Kaya nga, dumating pa sa point na tinitukso ako ng mga kapatid ko. Kasi pag nakikita kami, sabi niya, hey, grabe, parang nag-aabala ka talaga. Sabi ko, ay, talagang nag-aabala na ako ngayon. Nag-aabala na talaga kami tatlo. Kahit na, kunwari kami, nag-usap lang kami na pupunta lang kami dyan, sobrang lapit lang, parang 5 minutes na drive lang, nandun na kami. Pero kung makapostura, alam, hindi naman OA, pero talaga makikita mo na nag-abala kami. Mm-hmm. Oo, hindi namin naisama sa post dapat, pero nag-vlog kasi kami, nag-coffee kami sa La Catedral. La Catedral! Last year, yes. Unang labas yun ng J, December? December, basta bago magpasyon. Oo, bago Christmas. Supposedly kasi, dapat mag-shoot kami doon, kaso bawal. Hindi pala allowed. Hindi allowed. Pero grabe talaga, kasi nag-abala kami doon, feeling talaga namin, ay, ang gaganda nyo. Para kayong, alam mo yun, nasa kakaiba. Ilalagay na lang namin yung picture dito. Yeah. Okay, so, pwede, makikita nyo talaga na, ay, nag-abala. So, yun lang. Sana naging happy na mga kayo sa nagkabuluhan ng unang kwento. Ay, hindi pala una, no? Hindi, ay, unang magkakasama after nung mag-New Year kami. Diba nung sinalubong namin yung taon-taon. Ito yung una ulit na kwentuhan natin na medyo mahaba-haba na bonggang-bongga talaga. So, sana napasaya kayo at napangiti kayo kahit kaunti dahil talaga naman sobrang ang sasaya namin sa mga shenanigans namin. At kung meron din kayo, of course, gusto kong i-share sa amin, i-comment nyo na yan sa baba. Comments. And syempre, kung talaga namang kayo ay napangiti at napasaya sa video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. Don't forget to ring the notification bell para maging updated sa ating mga videos. At before kami mag-outro, gusto namin pasalamatan ng aming ka-opisina. Jess! Jess! Hi, Jess! Thank you so much kasi alam mo, sobrang
ang thoughtful niya. Dahil yung gift niya sa aming tatlo, parang sa pag-vlog namin, mag may kasama pang coffee seed. Sabi pa niya, ma'am, pang coffee seed. Susunod na vlog namin, papakita namin yan sa inyo. Baka i-coffee review namin yung mga na-receive namin coffee seeds. Yes. From different people. Of course, ang pa-coaster niya, Ate Jessie. Yung pa-coaster niya. Kasi nakikita niyo dati, di ba lang nagdidikitan dito sa aming furry-furry ang mga coffee namin. So, may coaster na kami. Shala, coaster. Okay, guys, and level up na. So, check kasi, ito, hindi to na guys. Abangan nyo ang bagong intro. Yes! Malapit na kasi one year na kami. So patuloy nyo po kaming subaybayan at suportahan. Yes. And ang aming reminder. Siya lang always kapag may to. Tara! Kapit tayo! Bye!